Ladies and gentlemen, I am Mariposa Butterfly, and I thank you. Hello everybody, hello sangkabaklaan, welcome back to my YouTube channel. This is me, your one and only, the paru-parong Becky, Becking paru-paro, mariposang butterfly, para naman sa isang episode na punong-puno ng kabaliwan at kabaklaan on the side. At para sa inyong mga nanonood dyan, please don't forget to like, share, comment, and subscribe to this channel para naman lagi kayong makasama sa aking mga kabaklaan at kabaliwan. Don't forget to tap the notification bell button para lagi kayong updated sa tuwing mag-upload ako ng mga kung anik-anik na mini-mini vlog for the time being. So for today's content, gagawa po tayo ng final 2 weeks episode review ng Darna the TV series. Last 2 weeks na po ng Darna this Monday up until basta 2 weeks from now. Last 2 weeks na niya. It saddens me a lot kasi favorite ko talaga ang Darna ever since the world began. Ever since na pinanganak ako, isa siya sa mga naging iconic sa buhay ko. Every time, everywhere, lagi ko nababanggit ang Darna at lagi kong pinoportray na ako si Darna. Pag stress ako, maririnig niyo ako sa trabaho, sumisigaw ako ng Darna! Ganon. Ganon ako ka-fanatic. So kahit saan yan, mula kay na Vilma, kay na Sharon, kay Regine, kay Nanette, kay Anjanette, kay Angel, kay Marian, kahit kay Liza na hindi natuloy, bet na bet ko yan. Kahit kay mga lumang Darna eh, nahanap ko lang mga copies, wala lang talaga akong makuha masyado ng mga lumang-luma na eh. May papalit na sa Darna on February, kaya siguro kailangan na nilang tapusin talaga to. And really, in reality, for me lang naman ha, in my own opinion, mahirap din talagang magpahaba ng superhero series without becoming very dragging of the story itself. Mag-breakdown tayo ng mga episodes every day as we gear towards its finale episode na for sure gagawin nilang maganda at sana talagang bonggang-bongga ang finale. Yung talagang episode na pang-finale. Ganon. So for today's episode, i-breakdown natin yung episode 121 aired January 30th, 2023 into the summary, things na good at things na hindi masyadong okay na could have been done better. And also, let's go ahead and try to share some insights with today's episodes. Let's do this! So in today's episode, nalaman po natin sa recap that after Valentina's death and after ma-reveal ni Narda na sa si Darna kay Valentina or Regina, she got heartbroken due to, you know, friendship betrayal issue that led to her death, and the super soldiers of Borgo decided to go on war against Darna. Si Ali, Regina's trusted right hand, decided to go with Borgo and become one of the super soldiers, accepting power from an injected formula, making him more powerful. Kaloka. Meanwhile, other Marteans led by Vorian came to Earth looking for Ishna and Darna. Then nakita nila yung spaceship ni Luna, tinira nila, pinasabog nila at kinuha nila si Luna as hostage. Sa kabilang daku paraon naman, the armed forces of Nueva Esperanza took higher security measures at pinapahuli na nila ang lahat ng extra, which reminds me of scenes from X-Men, M.E.M.E. tungkol sa mga mutants, Kembular. Meanwhile, Mayor Zaldi, in a live video, promises Nueva Esperanza citizens of chaos and havoc. Nakakaloka to si Mayor. Nung Mayor, sakit sa ulo. Nung extra, sakit sa ulo pa rin. Hayop! Kasama niya, of course, ang mga super soldiers, and it's an obvious threat for the city and nagdagdag ng takot sa mga sangkabaklaan ng Nueva Esperanza. Sa kabilang dako na naman, si Darna humarap sa mga armed forces declaring na hindi siya kaaway at kakampi siya ng mga pulis at sundalo sa pagpapanatili ng kapayapaan. Pero ang nakakaloka dyan, itong mga pulis na to, siya pa ang sinise at tinuturong kaaway at dahilan kung bakit may mga extra. May pagka-feel siya ng Spider-Man at Batman as vigilante. Hindi sang-ayon sa kanyang ginagawa ang mga sangkapulisan. Ewan ko sa inyo,
wala naman kayong powers. Samantala sa barangay ni Narda, ang mga Marites na kaibigan ni Narda found out about Valentina's death. Although happy sila dahil safer na ang community nila, naging sensitive pa rin sila towards Narda's feelings sa pagkawala ng kaibigan niyang si Regina. Pinangako ni Narda at umaasa pa rin siya na maipaghiganti niya kay Borgo ang kamatayan ng kanyang kaibigan, hindi kaibigan, na si Regina. Tatlong super soldiers ang umatake sa Nueva Esperanza, si Noah, si Ali, at si Andre. Siyempre, for the rescue si Darna, almost defeating these three super soldiers, deflecting their power with ease until tinira mula sa likod. Tinira ng powers ni Robles with a bow and arrow na may superpowers, making him as an extra na din. Kaya di syempre, nagaloka tong si Narda, yung lovey-dubs niya, naging kaaway na niya, may superpowers na rin. Lahat na lang nagkaroon na ng superpowers. Pero dahil may angasan pa rin sa pagitan ni Noah at ni Brian, walang gusto magpaubaya kung sino ang tatapos kay Darna. Eh yun, it ended up na nalinlang sila ni Robles at sila-sila mismo ang nagkatamaan ng kanilang superpowers. Surprisingly, ang twist of events now is that once you get hit by a fellow super soldier, you die and you turn to ash. In short, namatay si Noah tapos galit si Brian kay Darna. May na-miss ba akong episode? Ito ba yung mga dahil sa kanilang mga pag-aaway bilang si Narda at si Brian na hindi magkasundo tungkol sa pagpapanatili ng kapayapaan sa paraan ni Darna at ng mga kapulisan at sa conflict between Robles trying to kill Valentina if necessary and Narda protecting Valentina because she is her friend. Best friend. Friend. Hindi girlfriend na romantic. Tigilan. Stop it! Oh, teka muna. Quick disclaimer. Wala po tayong issue sa lesbianism, sa homosexual relationships, kay lalaki sa lalaki, babae sa babae. Wala po tayong issue dyan. It's just that meron pong mga taong iilan-ilan lang naman na naniwala talaga na si Narda at si Regina ay dapat na maging magjowa. Pinetisyon, pinilit. At to the point na kapag ikaw ay sumalungat sa kanilang idealism, ikaw ay kanilang ibabash mula ulo hanggang paa. English, bash, sumbat, mura, ganun. Bad yun! At dahil sa pagkamatay ni Noah, nagalit si Mayor kay Robles at nagulat sa pagkamatay ng kanyang Junakis Estemblar. Tumakas si natirang dalawang super soldiers na sina Ali and Andre with the unconscious Robles na dadalhin nila kay Borgo. At the end of today's episode, gearing to their last 2 weeks, Borgo was convincing Robles to join his army at si Luna at si Hergis ay kinid na pa rin at kept hostage by those Marteans na dumating sa Earth. Ang sakit-sakit sa Vangs. Ang daming kaaway pero kakaunti yung kakampi ni Darna na may kapangyarihan para tumulong sa kanya. What I like about today's episode, number one, gustong-gusto ko yung flight sequence, yung tinitira siya. Parang tangit pag ako nagsasabi ng tinitira. Yung tinitira siya sa ere ng mga kapangyarihan tapos umiilag-ilag siyang ganun-ganun sa ere. Bet, gustong-gusto ko yan. In fairness, good job. Jane De Leon is consistently, for me ha, delivering the strong looks kapag sa si Darna. Ang galing yung talagang warrior mode on, laban na laban. Ganun. Pag siya naman si Narda, napaka-vulnerable, especially her eyes. Grabe yung expressiveness nung mata niya kapag umiiyak, kapag galit, kapag malungkot, kapag masaya. Bongga. Good job kay Jane for that matter. Gusto ko din yung pakiramdam ng sense of community na although they are rejoicing dahil patay na yung kinakatakutan nila si Valentina, that really caused trouble doon sa Nueva Esperanza sa lahat na nag-endanger pa ng buhay ni Lola Berta at saka ni Ding kasi nga sila ay related to Darna at Narda. Naging sensitive pa rin sila doon sa part na alam nila na nasasaktan si Narda dahil nawalan siya ng kaibigang tinuturing.
ulitin ko, kaibigan lang. Huwag tayong delusional. Stop it! I also like the disintegration effects nung namatay si Noah, yung naging blocks at naging ash. Good job tayo doon. I like it. Hindi siya ganun ka-perfect, hindi siya ganun ka-outstanding, pero maayos, maganda. Pero hindi ko gustong pinatayinan si Noah. May na-miss out din ba akong episode na nalaman ba ni Noah na si Narda at si Darna ay isa? Kasi it could have been a factor. Kung hindi nalaman ni Noah, it could have been a factor na sana hindi pa agad pinatay si Noah. Kasi malay natin, kung nalaman niya na si Narda at si Darna ay isa, na alam naman nating lahat na minamahal niya si Narda, di ba? Baka sakaling magkaroon siya ng different perspective and different point of view dun sa gerang ginagawa nila against Darna. Baka nga naging kakampi pa, di ba? Kaso namatay siya, baka na-miss ko yung nalaman niya. Kung nalaman niya, ba't di siya nagbago? So hindi niya masyadong love si Narda. Kung hindi naman niya nalaman, sayang. He could have been a great ally. Oh, ito ha, hindi to bashing. Ito ay somehow constructive criticism, constructive critic. My aim is not to degrade the production katulad ng ginagawa ng iba. Na grabe sa Twitter, grabe sila makapamba sa Twitter. Kala mo mga perfect, edit kayo na ang mag-production. Kayo na mag-edit, kayo na mag-sulat, kayo na lahat, kayo na mag-produce. Stop it! There are things that could have been done better. Like, una, yung complete fight si nila for this episode, I think 100% of it or perhaps 90%, basta majority, was shot inside a green studio. Medyo halata na chroma wall, kasi there are a little bit of inconsistencies here and there. Yung mga shadows, yung mga special effects like yung blast marks. Minsan lumalakas si Narda, gumagalaw yung blast marks. And then yung blurry background, although good attempt na maggawa ng isang buong fight sequence sa isang green screen, tapos may realistic background kinunan sa totoong lugar. Good job naman tayo doon sa attempt na yon. However, the color grading itself also is a little bit inconsistent. May mga shots na maliwanag, parang daylight, parang hapon, and then there are frames and shots na parang gabi na. Kumpara doon sa naunang frame, maliwanag, tapos biglang dumilim, lumiwanag, dumilim, lumiwanag, dumilim. So yun lang, medyo careful po tayo dyan. Nearing towards last two episodes, so sana medyo, alam yun na, medyo ingatan pa po natin ang pag-edit. I know how hard it is to edit. Ramdam ko yan sa experience ko, sa production, nung ako ay nasa ibang estasyon, nung ako ay nag-aaral ng college, naranasan namin ang editing up until today na lahat ginagawa ko by editing, hindi kasing ingrande lang sa inyo. Kaya I know how hard and difficult it is to maintain really that special type of effects, lalo na sa isang malaking project na ganito on a daily basis. Yun nga ang problema kasi daily basis talaga yun. So for my own opinion naman about for today's episode, gearing towards again the last 2 weeks of Darna, na kinakalungkot ko talaga, oh my god, matatapos na yung Darna, wala nang gabi-gabing Darna! Ganon! Wala nang sisigaw ng Darna. Sana napahaba pa, diba? Pero again, mahirap talaga siya eh. Challenging talaga to eh. Ganon talaga. Today's episode is not very strong as it should be, gearing again for the last like 5 to 10 episodes na lang siya. Technically, dahil walang Saturday and Sunday. So, we are only expecting 10 episodes na lang. 9 to go. So, yun. Hindi siya ganun ka-strong, pero hindi naman din siya ganun ka-weak. Probably, kasi ito pa lang naman ang umpisa ng Linggo, Lunes pa lang naman, no? So, there will be more and more and more pasabog to come sa mga susunod na darating na episodes, lalo na patapos na siya. Isa pa palang hindi ko maintindihan, yung complexity ng character ni Andre. Meron ba siyang backstory na siya ay nabully, na siya ay inape, nagre-revenge ba siya towards somebody who did him wrong or his family wrong para i-embrace niya yung pagiging bad from goody-goody to really going evil ang nangyari sa kanya eh. Dahil lang ba siya ay tinawag na failed extra experiment?
gusto niya niyang patunayan na siya ay malakas din. Yun lang yung motivation niya, kaya siya laging bad. I was a little bit disappointed with this character kasi I was hoping na nung umpisa, nung nalaman kong extra siya at laging extra siya because of an experiment again, I was hoping na dahil kaibigan naman niya si Narda at mabait naman siya, mabait yung character niya, baka sakaling maging ally siya ni Narda or ni Darna. Pero hindi nangyari, naging masama siya sa hindi ko malamang dahilan, naghihiganti ka ba, ending, naging salbahe siya. At siya pa ang nanghikayat kay Noah na gamitin yung kapangyarihan nila para maghasik ng lagim. Gago, diba? Bakit naging ganun yung karakter niya? Saan siya nagmula? Anong pinaghuhugutan itong si Ante? Wawa tuloy yung kaibigan niyang isa, si Ritzard. Diba? Naiwan na sa ere. Ngayon, si Narda, dadaming kalaban. Nakakatakot din yung nangyari kay Brian na from lovers to knowing the fact na si Narda at si Darna ay isa, ngayon kaaway na siya ni Darna. Anong nangyari? Hindi lang kayo nagkasundo. Baka naman may twist pa ito. Baka naman merong mangyayari. Baka naman sumanib siya para malaman ng mga plano ni Borgo. Malay nyo, diba? Hindi naman to spoiler kasi wala naman akong connection sa loob. Although, meron akong poster na firmado ni Jane, ni Joshua at ni Valentina galing sa mismong somebody from JRB Productions. Salamat po! Sana hindi siya magtapos na pati si Brian ay matitegi bills at mawawala yung love nila for one another. Para nakakalungkot. For sure may magbubunyi dyan pag namatay si Brian. And lastly, before we end this video, what I'm really hoping for sa finale episode, if you can recall, bago bumalik si Luna sa Marte, sinabi niya na ipapaalam niya sa council yung nangyayari sa Earth and kay protector ng bato na si Darna. I am really hoping and wishing and praying and summoning and lahat na ng orasyon ginagawa ko para lang sakali, bekene men sekele, no? Na yung council na tinutukoy niya ay League of Darna Warriors. Malay niyo naman, kapag sa dulo, baka naman sakali, diba? Pag sobrang dami na ng kaaway ni Narda at ni Darna, lalabas sa mga council. Ha? Yung mga previous actresses na dumating at gumanap na Darna, malay niyo lang naman. Diba? O Vilma, pwede, baka naman pwede mag-cameo. Lorna, nandiyan naman sa Channel 2. Si Ate Shawi, baka naman pwede, diba? O si Regine, mukhang may conflict sa schedule yata nila. Hindi ko alam po ng issue yun, bahala kayo. Hindi ko na rin alam yung issue na yun about Regine and Jane. Pero mukhang hindi yata nag-meet ang schedule nila, kaya hindi yata pwede si Regine or si Jane. Hindi ko alam. Bakene men, Nanette, baka naman gusto mong mag-cameo. Anjanette, malamang Mother Anjanette, bakene men, pwede ka mag-a fear. Angel, baka naman pwede kahit ang kahiyatos ko, baka pwede ka naman lumabas. Marian, may invite ba? Pwede ba? Bikini man, na, kahit mga cameo lang, malay nyo lang naman. If that happens, oh my God, endgame. Yun lang naman ay wishful thinking and hoping and praying and summoning and lahat na ng orasyon gagawin natin dyan, paulit-ulit, no? Anyways, it's a good episode at siguro pinapa-warm up lang niya tayo towards the finale episode of the one and only Mars Ravelous. Darna! 9 more episodes, 9 more nights to go. Samahan po natin ang Darna sa kanyang paglipad at sa kanyang huling pakikipaglaban kay Borgo na nakakabwisit na. Mabubuhay kaya si Valentina? May bago kayang costume? Si Darna din kaya magkakaroon ng upgraded costume dahil siya na ilalaban sa napakarami mga nilalang? Borgo, kailan ka mamamatay? Babalik kaya si Iza? Huh? Di na pwede! Definitely marami pa po tayong kailangan abangan sa Darna. Panoorin po natin Mondays to Fridays, 8 p.m. A2Z, TV5, of course, sa YouTube channel ng ABS-CBN Entertainment. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe for more vlogs. At pamuna tayo again because of the renovation na gagawati para ating mini studio. Now, with your help by subscribing and watching my videos, malaking tulong po yan. Maraming salamat sa mga sangkabaklaan. See you again next time. And always remember, stay pretty and stay kind. Ha? Bye! Ladies and gentlemen, I am Mariposa Butterfly! And I thank you!